So ayan, ready na yung ating hukay na medyo pinalaki ko lang ng konti para mas marami mailaman. Medyo madami-dami ito eh. So ayan, didikit na natin yan. So yan, okay na naman yung pormahan natin, pambundok na naman. So dito nga pala ulit ako ngayon sa bundok, sa bukid, sa Niugan. So karatapos ko lang magtabas, yan o, ayan o. So nilinis ko para ready na yung mga patanim, pananim natin para bukas, ayan o. So ngayon magsisigang muna tayo ng uling. So ito nga pala yung kinuha ko, yung mga dahon ng saging saka yung saha. Siya, yun yung gagamitin natin panabon para doon sa uling yan, nadikitan ko na. So, kaya po kami gumagamit ng saha o yung katawan ng saging dahil ito po yung nagsisilbing pamatay ng apoy kapag ginawang panaklob sa uling, dahil ito ay pumapawis. Kapag itinaklob siya sa uling, siya yung magpapatay ng apoy ng baga sa loob ng hukay bago tatabunan ng dahon sa alupa. Yan yung hukay natin, no? So hindi masyadong malaki saka hindi masyadong malalim, pero good na yan sa mga para sa apat na sako ng pids. Ayan. So panarili lang naman eh, pang stock sa bahay. So ito yung ating panabon, no? Saha na saging, dahon sa lupa. So yan, bago pa lang nangangalahati yun, yung uling niya. Tapos may panlagay pa. Ihahanda ko lang itong panaklob natin. Yan. Tatanggalan natin siya ng likod para lumapat. Para lumapat siya doon sa pan.
So inabot na po ako ng 3 oras. Ayan, malapit ng matigpos. Malapit ng sigbuhin. Nasa ibabaw na yung apoy. Ah, init. Ito yung saha, oh. Lagi natin sila pabalagbag dito. Yan, ganyan. Para siya magsisilbing pamatay ng apoy. So, maya-maya lang, papawis na ito, eh. Yung magiging pawis niya, yun yung magpapatay ng apoy. Ito naman yung dahon ng saging para hindi lubog yung lupa sa pinakang inalim niya. Thank you.
So yan, tapos na po. So make sure na lang na walang sisingaw na kahit kunting usok sa tabi, dahil pag may sumingaw na kahit kunting usok dito, magkakaapoy uli yung loob niya. So ibig sabihin may hangin sa loob, posibleng magkaapoy tapos mabutas. So yan, okay na po. So thank you po sa panonood. At huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi ko kayong ma-update sa mga susunod nating upload, mga vlogs at ating buhay-bukid. Salamat po.